400 solar lights ang pinailawan sa isinagawang ceremonial lighting of solar lights sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil, Talaingo, Davao del Norte. Malaking ginhawa para sa mga residente na may ilaw na ang kanilang mga kalsada. Si Angela Trooper Noreen Igunia sa detalye. Magkakaroon na ng liwanag ang 32 sityo na nadadaanan ng Panpan Road Project na sakop ng Barangay Palmahil at Barangay Dagohoy sa Talaingo, Davao del Norte dahil naibigay na sa kanila ang 400 solar lights. Sa ceremonial light na isinagawa noong Marso 21, 2022 sa sityo na Silaban na Barangay Palmahil kung saan nag-umpisa ang Panpan Road, sinabi ni Brigadier General Consolito Yekla na ang proyektong ito ay isa sa mga ibinahaging tulong ng Jaime V. Ongpin Foundation. Sa tulong na rin ng 1003rd Brigade kung saan kabilang ang 56IB, 89th IB at 27th IB, mga IP leaders at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, naging matagumpay ito. Kamakailan lang ay nabigyan ng maayos na daan ang mga residente dito sa komunidad na ito nang ginawan sila ng daan ng mga militar na tinawag na Panpan Road Project. Ang sundalo ngayon ay sila na yung tunay na taga-depensa ng ating yutang kabili. No? We will help NCIP ensure na hindi mawala sa inyo ang inyong yutang kabili. Ito ay 27 kilometrong proyekto na mula sa sitio na Silaban hanggang sa sitio Bato sa Barangay Dagohoy. Matatandaan ang Talaingod ay kinukonsiderang insurgency-infested area, kaya nga nagkaroon ng focused military operations ang 1003rd Brigade dito noong nakaraang taon, kaya pahirapan ang pagpasok ng tulong ng pamahalaan, maging ang mga proyektong pang-imprastruktura na pakikinabangan sana ng mga residente dito. At isa si Lieutenant Apoga alias Skamaki sa mga kumikilos na NPA dito noon na ngayon ay nagpahayag ng pagtulong sa pamahalaan. Pero sa ako, wag yun ko rin yung unaw ng surrender tungkol kayo. Wala pa na ko nakita ang tabang sa gobyerno. Karon, nakita na na ko ang pagtabang sa gobyerno sa ato ay si mga lumad rin sa kabukiran. Wala na yung nagkumbinsi sa ako. Ako ang kaugalingon mismo ang surrender. So karon, nakita nato ang nanay pagtabang sa gobyerno. So atong tabangan po ng gobyerno. Ayon kay Brigadier General Yekla, umpisa pa lamang ito sa pagpasok ng mga tulong ng pamahalaan sa lugar, lalo pat ang Talaingod ay kinonsidera ng insurgency-free area matapos madismantle ang communist terrorist groups na kumikilos dito noon. Sa tulong din ng Executive Order No. 70 on National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, maibigay na ang nararapat na tulong at suporta sa mga komunidad dito na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas. Mula rito sa Talaingo de Davao del Norte, ako si Noreen Igonia, Aguila News Network.